tanongin ko lang kayo, ano yung mga naalala niyo sa PE noong first quarter? Ano yung mga, ano ba yung mga discuss natin sa PE noong first quarter? Wants to answer. Naalala niyo? Ano discuss natin sa PE noong first quarter? First quarter, ha? PE. Ano yung mga topics na naalala nyo, na-discuss natin, or mga lesson na discuss natin sa PE no last quarter, ng first quarter? Wants to answer? Yung mga iba't ibang exercises po. Mga iba't ibang exercises. Okay, ano pa? PE, ha? Sir, ano po? Ano yung mga na-discuss natin sa PE nung last quarter, nung first quarter? PE. Wala? Wala tayong din-discuss nung first quarter? Sir, yung mga sports. Sir, components of physical fitness. Okay, sports, components of physical fitness. Anong sports yung discuss natin? Sir, swimming. Okay, swimming and? Track and field. Okay, track and field. So, yung pinakauna, bago pa yung sports, ano yung unang discuss natin sa PE? Naalala nyo? It's all about what? Yung bago pa yung mga sports. Bago pa discuss yung swimming tsaka athletics or track and field. Ano pa yung una na topic natin? Yung pagkuha po ng BMI. Okay, pagkuha ng BMI. Anong tawag sa mga yon? Physical fitness po. Okay, so physical fitness. Kasi yung ating second quarter, although may bago tayong sports na i-discuss, so, i-review pa rin natin yung physical fitness kasi kahit anong gawin nating lesson dito sa PE, dapat ay related pa rin sa physical fitness. Okay, so konting recall lang tayo sa physical fitness. So, okay, so let's start. Yun muna yung ating lesson number 1. So, wait lang, present ko lang. Wala pa? Hindi pa nag-show? Nagpe-present? Hindi pa. Wala pa po. Ayan, okay. So, ayan. Lesson number 1, review on physical fitness. Okay, so ayan. Physical fitness. So, again, what are the things that you did to know your physical fitness status? So, paano nyo malalaman yung status ng physical fitness? Ano yung ginagawa natin? Pagkuha po ng height. Okay, pagkuha ng height and? Kilo. Weight or bigat. Okay, so, ayan. So, doon sa BMI. Okay, so, hindi lang yon. So, maraming iba't ibang klaseng paraan para malaman yung status ng ating physical fitness. So, yung ginawa natin first quarter. So, ito. Okay, so yung park you. So, ito, napatanong ko sa inyo. So, yung bawat questions na yan, kapag nag-yes kayo, hindi ko kayo papayagan mag-perform ng activity na physical, isang klase ng physical activity. Depende kung anong status ng inyong health or meron kayo iba't ibang klaseng medical condition. Halimbawa, number 1, has your doctor ever said that you should only do physical activity? Meron ba nang sabing doctor sa inyo na hindi nyo pwedeng gawin to or kaya naman ay yun lang ang pwede yung gawin? Then number 2, do you feel pain in your chest when you do physical activity? So sumasakit ba yung dibdib nyo? Or may sumasakit sa inyo kapag kayo ay nagpe-perform ng physical activity? And in the past month, okay, kung nakaraang linggo ay meron bang pagsakit ng dibdib? The number 4, do you lose balance? Kung iba ay nawawala sa balance, o kaya naman ay nato, o kaya naman ay nawawala ng malay.
Okay, so the number 5, do you have a bone or joint problem? Yung mga mayroong injury or physical na hindi pwedeng mag-perform, na pwedeng lumala kapag nag-perform ng physical activity. The number 6, is your doctor is currently prescribing drugs? Kung kayo ba ay nagagamot pa, kung kayo galing sakit. The number 7, do you have a diabetes? O kaya naman ay thyroid condition. The number 8, ayan, do you know of any other reasons why you should not do physical activity? Okay, so sino dyan yung mga merong yes? Meron bang yes sa mga tanong na yan sa inyo? Or puro no? Sino yung mga puro no? So meron mga sa inyo nakapag-yes kahit isa? Okay, so kung wala naman, so continue na tayo. So good yun. And physical fitness, again, physical fitness, pakibasa, Alan, Rupert. Sir Ligon. Ito muna, si Alan muna, pakibasa. Physical fitness. Physical fitness is the ability of the muscle to function effectively and efficiently without undue fatigue in work and daily activities. Okay, so physical fitness, when you say physical fitness, physically fit. Or fitted ka physically. So, ito yung, when you say physical fitness, ito ay ulit na lang ng first quarter. Nagpa-function ng maayos yung katawan mo, yung muscles ng katawan, ng sabi nga dito ay effectively, ayan, and efficiently. Okay, so, kumbaga hindi ka basta-basta madaling mapagod, o kaya naman ay nasa, na kaya-kaya mong gawin yung mga pang-araw-araw mong gawain, na meron ka pa natitira ng extra energy. Okay, so sabi ko nga nung una, hindi yung sasabi na physically fit yung isang tao kung siya ay mapayat or sa katawan lang o sa itsura. Hindi porket mataba ay healthy, hindi porket mapayat ay sakitin. So minsan, kung minsan pa nga yung kung sino pa ang medyo mapayat, sila pa yung mas matitibay ang katawan. At kung sino pa yung matataba, sila pa yung madaling magkasakit. Okay, so yan ay malalaman nyo. So, kaya nga meron tayong tinatawag na BMI. Okay? So, mamaya, babalikan natin yan. Okay, so, ito, wag na to. Alam niyo naman yan. So, ito, yung two categories of physical fitness. Health-related, or HRF, and skill-related fitness. Okay, pakibasa nga yung health-related, Dyson. Ayesa. Refer to those physical attributes which enable a person to cope with the requirement daily living. Okay, so ito yung dalawang klase ng physical fitness. Sa una is yung health-related. From the name itself, health-related. Okay, ito yung klase ng components ng physical fitness na may kinalaman sa, syempre, kaya nga health-related. So, refer to those physical attributes. So, physical attributes lang siya na kinakailangan ng isang tao or isang person para magampanan niya yung kanyang pang-araw-araw na kailangan na mag-or gawain. Okay? So, ito example niyan. Yung body composition, cardiovascular, endurance, flexibility, muscular strength, and endurance. Okay? So, yung skill-related naman, pakibasa, Carmelisa. Skill-related. Refers to physical abilities that show potential for good performance in certain skills. Okay, so ito naman, itong skill-related, from the name itself, skill-related. So, may kinalaman na yung physical abilities. So, hindi lang health ang pinag-uusapan. So, abilities na, meron ng skill. Okay, so yeah, particularly yan, ito yung mga tinetrain sa sports. Okay, yung mga iba't ibang klaseng skill para makagain ng magandang performance sa particular skills na kailangan. Okay, ito yung components na under ng skill related. We have coordination, agility, speed, power, balance, and reaction time. So isa-isahin natin yung mga components na yan. So, although yan ay na-discuss natin, so review na lang tayo. So, body composition, pakibasa yung body composition, Clarence.
It refers to proportion of lean body mass to fat free body mass. Okay, so proportion, yung pagiging body composition, ha? Para makuha yan, para malaman, compute ng BMI. Okay, so, kasi dapat yung, ayan, yung lean body mass to fat free body mass. Kaya nga sabi natin, ang weight nyo, ang bigat, ay dapat nakabatay sa inyong height sa edad na rin. Okay? So mamaya, balikan natin yung BMI. Then, cardiovascular endurance. Pakibasa naman, Shera Lorraine. Is the ability to exercise without becoming overly tired because your heart, lungs, and blood vessels are healthy. Okay, so cardiovascular, dalawang words sa pinagsama yan. Cardio, may kinalaman sa heart. Then, yung vascular sa mga veins. Okay, so endurance, gano'ng katagal. Kasi ang cardiovascular endurance, ito yung ability ng inyong heart, pati ng inyong lungs, na makapag-supply ng sapat na oxygen at blood sa bawat parte ng katawan nyo. So, kaya nga bumibilis yung pagtibok ng puso at yung paghinga nyo kapag kayo ay napapagod. Kasi mas kailangan ng katawan ng sapat na supply ng hangin, oxygen, tsaka ng dugo para mag-transport ng oxygen. Okay? So, 3-minute step test yung ginawa natin dyan kung naalala nyo pa. Yung 3-minute step test. Then, flexibility. Ito naman, ako isa, pakibasa. Flexibility, ability of the joints and muscle to move through in the full range of motion. Okay, so ito yung pagiging flexible. So, ability of the joints, okay, yung duktungan ng mga buto, and muscles to move through full range of motion. Kung saan yung kayang abutin ng inyong mga joints and muscles. Okay, so mas flexible daw ang mga babae kumpara sa mga lalaki. Okay, so continue tayo. Muscular strength, ito ay ano ko na lang, summarize ko na lang, muscular strength and muscular endurance. Okay, so strength, ito tanda nyo pinagkaiba ng dalawa ha. So ito yung tandaan yung word, yung keyword dyan. Exerted by what? Sir, choppy po. Time. Yung strength. Hello? Narinig ka ba? Hello? Hello? Sir, nagchoppy po. Ay, okay na po. Hello? Okay na. Okay na. Okay, so ito ay muscular strength, muscular endurance. Ito ang tanda na nag-aiba ng dalawa. Yung keyword, exerted by one time or one time. Okay, so strength. Kapag endurance naman, yung salitang endurance, hanapin nyo yung salitang duration. Kasi endurance ay galing sa salitang duration. Okay, so ito yung pinagkaiba. So muscular strength, it is defined as maximum pull or push that can be exerted on one time. Sa sandali lang. Ito namang muscular endurance, exerted pa rin ng muscles sa maximal effort, pero merong duration, merong may haba, may tag, may oras. Okay, so yung pinagkaiba niya, for example, ito an example ko nung isang beses, kapag nagbuhat kayo ng upuan, okay, nagbuhat kayo ng upuan, kapag ang tinanong, ang kailangan ay muscular strength, gaano kabigat yung nabuhat mong upuan o ilang piraso yung kaya mong buhatin. Okay? Muscular strength yun. Pero kapag muscular endurance naman ang tinatanong, so gaano mo katagal kayang buhatin? May oras. Gaano mo katagal kayang buhatin yung upuan? Yung pinagkaiba ng muscular strength at muscular endurance. And power. Okay, pakibasa naman yung power. Dave, buhay. Nagsasalita, si Buhay. Ito na lang, si Bias. Power, ability to perform one maximum effort in the shortest possible time. It is a product of both strength and speed. Okay, so tanda nyo, ito kahit sa science, pag sinabing power, strength times speed. Okay, so power yon.
So, kasi merong speed, merong strength, pinagsasama yun. So, minumultiply yun, then makukuha yung power Newton. So, pagsasayans, madidiscuss nyo yan. So, ito naman, ang pinagkaiba niya sa strength, ito ay maximum effort pa rin. But, in a shortest possible time, sa pinakamaiksing pagkakataon. Dito, hindi mo na kailangan magbuhat, hindi mo na kailangan ng weights, hindi mo na kailangan ng kaya ng object. Yung katawan mo lang mismo. Ang halimbawa, yung pinagawa ko sa inyo para makukuha yung power, is yung long jump. Okay, standing long jump. Yung tatalong kayo ng sabay yung dalawang paa, then babagsak yung dalawang paa, walang belo. So, ang sinusukat doon ay yung legs power, yung power ng iyong lower extremities. Okay, so yun. Then speed and agility. Sino yung makapag-determine sa inyo, makapagpaliwanag kung ano yung pinagkaiba ng speed at agility? Bago ko explain. Meron bang makapag-identify sa inyo ng speed at agility sa sarili niyong word? Ano yung sa tingin niyong pinagkaiba or makakapag-distinguish ng dalawa? Once to answer, kaya mahiya. Sa tingin niyo, ano yung pinagkaiba ng speed at agility? Sino? Sige, kiyan muna. Yung speed po, yun po yung bilis ng pagtakbo mo. Yung agility naman po, yun naman po yung direction mo. Yung direction ng pagtakbo mo. Ganun. Okay, so pwede rin. So tama rin siya. So about Philip, may sasabihin? Sige, go. Sir, yung speed po ay bilis po. Yung agility naman po, yung leksi mo po. Okay, so yun, speed is bilis, and agility is leksi. Okay, so tama. Meron pang gusto idagdag? Wala na, okay. So baka meron pang... Hello, narinig niyo ako? Apo. Nawala yan, ano? Apo. Kailangan, i-reconnect ko lang. Nawala, nag-ano lang yung internet ko. Meron na? May lumabas? Meron na? Opo. Okay, so yung sa speed tsaka sa agility, doon tayo natapos, diba? So yung speed, susukatin yung oras ng bilis nyo, pero straight line lang. So, pinagawa ko dyan dapat is yung 40 minute or yung 40 meter or yung 50 meter run, sprint. Straight lang yon. Pero dito naman sa agility, so hindi lang siya straight. Merong change of direction. Nagbabago ng direction. Hindi siya diretso lang. Yun ang pinagkaiba ng speed at agility. So, agility is the individual ability of an individual to quickly shift or change in direction. So, nagbabago ng direction. Kasi yung iba,
mabilis nga, pero pag nagpapalit naman ng direction, nalikuna, so sobrang bumabagal. Okay, iba ang maliksi sa mabilis. Okay? So ang pinagawa ko dito ay yung hexagon agility test, kung naalala nyo yun, yung tumatalong kayo. Apo. Okay, so yun yung agility. Sa speed, eto hindi ko na pinagawa kasi tatakbo pa kayo sa labas niyan. Okay, so next. Ito naman, skill. Skill related, we have reaction time. Ito yung gaano kayo kabilis mag-respond sa isang stimuli or stimulus sa isang pagkakataon. Okay, kung gaano kabilis yung reaction time nyo. Halimbawa, ang pinagawa ko dito ay yung ruler. Nalan nyo yun? Stick drop test. Okay, iba. So, then balance. Okay, state of equilibrium, maintenance of equilibrium while stationary or while moving. Ang test na pinagawa ko dito is yung human strike balance, yung tatayo kayo sa isang paa, kaliwa at kanan, then orasan. Okay, so yun. Skill fitness test, wait lang. So, balikan natin yung physical fitness. Hello? Narinig ba ako? Apo. Apo. Ito yung mga physical fitness test. So, BMI. Ayan. So, yung height. Ito yung formula. Ito lang. Wala pang sulat. Okay, so yung BMI, so ang formula niyan is yung kailangan nyo makuha yung height in meters, weight in kilograms. Okay, para makuha yung BMI tsaka yung classification. So ito yung weight, yung bigat, halimbawa 30 kilos. Then yung height is 1.2 meters. So mumultiply mo sarili yung height, ang sagot niyan is 1.44. Then for example, 30 yung weight. So yung 30 remain lang sa taas. Then, i-divide nyo yung 30 divide 1.44. So sagot dyan is 20.83 something yan. So since 20.83, so iyan ay under ng normal. Normal. O sino yung mga nasa underweight pa? Yung na-compute. Underweight. Sino yung nasa normal weight? How about sa overweight, meron ba? Sa kapag nasa underweight, ano kailangan gawin? Kumain na mas susustansyang kulay. Mag-exercise. Kapag nasa overweight? Exercise. Magbawas. Diet. So, ganyan. So, obvious, kapag sa normal weight, wala kailangan gawin? Para talihin lang po yung... Okay, so I maintain. So, very good. So, ito naman, number 2, cardiovascular endurance. Ito yung 3-minute step test. And, ewan ko lang kung ginawa nyo talaga yan, ha? 3 minutes kayo maba. At, pwedeng sa hagdan, pwedeng sa, ito, baitang yan. Gagawin nyo muna, check nyo yung pulse rate nyo. Bibilangin nyo kung ilang beat sa isang minuto. Then, bago kayo mag-start. Then, pagka-start nyo, so 3 minutes kayo magbaba sa hagdan. O kaya sa isang step lang, taas at baba lang yan, isang baitang lang yan. Then after no, 3 minutes, ay check nyo ulit yung pulse rate nyo kung gano'n yung pinagbago. So yun. Then sa muscular strength endurance naman, we have push up. Okay? So yeah, push up ng lalaki. So tandaan, pantay dapat ang katawan. Mula shoulder hanggang ankle. Okay? Yung kamay facing upward. Okay, hindi yung nakapaloob. So, mahirap yun. Ayan, pagbaba. At hindi pwedeng tumigil. Pag tumigil kayo, stop na yung pagbibilang. Then, sa babae naman, tuhod ang naka-side sa ground. So, mula shoulder hanggang tuhod. Okay, so yung kamay facing upward pa rin. Ayan, lapat. Okay, so ganun. Then, sa flexibility naman, eto, zipper test.
Ito yung sa zipper test, kailangan ng kailangan na kasama kasi susukatin yung overlap ng kamay. Left and right yan. Kapag di umabot, zero ang score. Ayan, kapag nakapag-touch lang, so 1. Kapag ang lampas ay 1 to 2 centimeters, 2. Then 3. So ayan, yung mga standards natin. Then sit and reach. Okay, ito ang sit and reach. Sino yung nakapagawa nitong sit and reach? Ako po. Okay, so very good yung mga nakapagawa. Nagdanawa talaga. So dapat ang pagitan nyo ay ng dalawang paa is 12 inches o yung 1-foot rule, isang ruler. Okay, so pwede kayong gumamit ng medida o kaya naman ng meter stick kapag kayo ay susukat na ng inyong naabot ng kamay. Ito naman ay napapanood na sa inyo at na-explain ko na yan. Re-review ko lang kayo ha. So ito yung average. So karamihan sa inyo ay 12 years old. Hindi ako nagkakamali. So dapat ang maabot ng target ng boys ay 43, the target ng girls is 49. Pero hindi ito paliksahan ha. So ito ay self-test lang kung ilan yung kaya nyo. Hexagon flexibility test. Ito yung tatalong kayo sa hexagon. Yung labas-pasok na labas-pasok sa hexagon. So wala lang picture dito. Speed is 40 meter sprint. So sa labas dapat ang bahay ito pero hindi ito na pinagawa noon. Standing long jump. Sabay yung dalawang paang tatalon at sabay yung dalawang paang babagsak. Start balance. Ito yung tatayo kayo sa isang paa lang. Stick drop test. Okay, so alam niyo na yan. Ito yung bibitawan yung ruler. So, yun. Okay. Ang learning task 1. Ito, hindi ito. Palagyan natin itong presentation. Learning task 1 na pag pinost ko yung bukas, Wednesday, 3 p.m. ako nagpo-post ng learning task. Ang gagawin nyo ay sa learning task 1, ano siya, identification, pero may pagpipilian, drop-down list. Ang learning task 2, tingnan lang kung meron pa ditong goal. Wala na. Okay? So, ang learning task 2, ulitin ko, ang learning task 1 is identification. Halimbawa, bibigyan ko yung meaning ng component na yon. Halimbawa, speed. Ibibigay ko yung description. Then, i-identify nyo kung anong component. Meron naman magpipilian daw kayo maglala. Then, learning task 2, pipili kayo ng gawain sa bahay. Ano ibang gawain nyo sa bahay? Magbigay ng halimbawa ng mga gawain sa plato. Sir, paghugas ng plato po. Paghugas ng plato. Sige, ito. Yung pagwawalis. Okay? So, yung pagwawalis, ilalagay nyo sa learning task 2, then i-explain nyo anong physical fitness or paano nakakatulong yon sa pagiging physical fit. Okay, so halimbawa, components, ayan. Parang kayo na bahala mag-explain kung anong kinalaman noon sa physical fitness. Okay, yung mga gawain sa bahay. Halimbawa, paglalampaso, pagpupunas ng sahig. Pagbubunot. So, kayo na bahalang pagandahan kayo magpaliwanag kung paano noon nade-develop yung physical fitness. Okay? So, kahit nasa labakuran, kahit wala sa loob, halimbawa ay kung kayo ay ano pa bang ginagawa nyo sa labas ng bahay na may kinalaman sa nagwawalis. Inyo. Ayan. So, kayo bahala mong explain nun, ha? Meron doon kayong dalawang pipilapan sa learning task. Two, una is anong activity yung ginagawa nyo. Then, sa bandang baba, yung explanation. Yun yung learning task 2. So, bukas ko i-upload yun para sabay-sabay kayong tatlong section sa akin na magsasagot. Yung learning task 3, dito muna tayo. Ipapaliwanag ko ba itong lesson number 3? Ito na yung sports. Okay, table tennis. Sino yung pamilyar sa larong table o sports na table tennis? Ako po. Ako po. Okay, so meron bang player dito ng table tennis? Ako po. Okay, so si Neil, sino pa? Meron pa bang player sa inyo ng table tennis?
Oh, sino yung nakapanood ng naglalaro ng table tennis? Sir, ako. Okay. Yan ang i-discuss natin ngayon. So last quarter, discuss natin is table, track and field tsaka yung swimming. So ngayon, ito naman itong table tennis. So ayan, excited na ba kayong mag-aralan itong table tennis? Mas maganda kung face-to-face tayo para nahahawakan nyo yung mga papayrang book. So dito muna tayo. Bago natin pag-aralan, yung laro. So dito muna, dapat natin discuss muna yung nature, yung background ng sports, yung konting history. Okay, pati yung mga nilalaman. Ayan. Yung iba, yung mga magaganda, may mga player dito ng table tennis para meron tayong matatanong. O kaya naman ay, iba kasi ay player nga pero yung background ay hindi nila alam. So ngayon mani-discuss natin yung nature tsaka yung background ng sports. Saan nga ba nagmula at ano ang pinagmula ng larong table tennis? So konting discussion lang muna tayo sa history. Ayan, at the end of this module, you will able to identify the nature and background ng table tennis. Okay, so let's start. Do you have knowledge about the sport? So ayan, tanong ko na kanina. So maraming may alam sa inyo about the sports. Okay, sa sports na table tennis. Okay, ito yung konting history naman. Actually, mahaba talaga yung table tennis. Mahaba yung history niyan. Pero kinompress ko na, pinaliit ko na pinaliit para mas madali nyo maintindihan. Actually, ang haba niya pag binasa natin talaga yung history. Pati yung mga equipments niya, may kanya-kanyang history. So, dito lang muna tayo. Okay, so ito, makinig ha. So, table tennis is also known as ping pong. Bakit kaya tinawag na ping-pong nung una, yung table tennis? O, any idea? So, yung dahil sa bola po. Dahil sa bola. Okay, ano pa? So, tama. Ano pa? Bakit kaya tinawag pa na ping-pong? Unang tawag sa table tennis ay ping-pong. So, tingin nyo, bakit kaya sa bukod sa bola? Sir, kasi pag natunog yung bola, ano, ping-pong yung sounds. Ping-pong. Okay, so, tama. Kaya unang tinawag ang table tennis sa ping pong kasi kapag nilalaro siya, so parang may sounds na ping tsaka pong pag nilalaro, pag tumatama sa raketa tsaka sa table. Okay, kaya ping pong yung unang tinawag sa larong table tennis. Okay? So it is a miniaturized version ng lawn tennis. Lawn tennis, ito yung ano, yung malaki, yung nasa ano, yung field, nasa field yung malaki yung raketa. Yun yung lawn tennis, yung malaki. So, nauna yung lawn tennis sa table tennis kasi doon kinuha yung larong table tennis. Kasi noon, so nag-start siya, kasi kaya nagkaroon ng table tennis kasi sa England, so sa England nagsimula ang table tennis. So, wait lang ha. Ayusin ko lang yung medyo malulobat na ako eh. Isip na yung charger. Okay, so ayan. Okay na. So sa England kasi noon ay lawn tennis ang paboritong laruin. Sa yung malaki. Okay, so yung lawn tennis. Kaso nga lang ay hindi sila makapaglaro kasi nga ay nag-snow. So nakapag-isip sila ng paraan na gawing paliitin yung table tennis, paliitin yung lawn tennis, at laruin lang sa loob ng bahay. So kaya na-invento yung table tennis. Kasi hindi sila makalabas, hindi makapaglaro ng lawn tennis sa labas, kasi nga ay nag-i-snow. Okay? So this is dynamic indoor racket sports. Okay? So was originated in England in the late 1800s. Okay? So una siya naging parlor game. Ang kinilalaro kapag ano, kapag may mga party-party. Okay? At tinawag siya whip wap. Okay, after ng ping pong, tinawag naman siyang whip wap. Okay, so hindi natin alam bakit whip wap ang tinawag. So an activity played on dining room. So tables for recreation. So ayan. Kung daw nagkakamali, unang nilaro yan sa table, okay, ng dining area, dining room. But tapos yung net pa noon ay mga libro. Okay, so yun ang ginamit nila noon. Then the first ball of table tennis
or passion from champagne cork. Alam niyo ba yung cork, yung parang sa wine, yung parang goma na kahoy? So yun ang unang ginamit as ball ng table tennis. Okay, so hanggang sa na-develop, nag-improve, nag-upgrade yung na-develop yung bola, yung table. At noong 1920s, yung late 1920s, so nabuo yung International Table Tennis Federation, yung ITTF. Sila kasi yung governing bodies na nagbibigay ng rules, nagbibigay ng standards sa paglalaro ng table tennis. Hanggang napasama siya sa Olympics tsaka sa mga SEA Games, sa mga international games. Okay, so yan yung brief history ng table tennis. ITTF yung naglalabas ng mga rules niyan, mga standardization. Okay? So ayun, I hope na meron kayo nadagdag sa inyong kaalaman about table tennis. Okay, so objective. Ayan, so paano tayo objective of the game? So paano makaka-score sa game? Paano ka makaka-score sa game? O, one answer? Sir, ano tanong? Paano kayo makaka-score sa game? O sino, sa sport na table tennis? Sir, kapag hindi po napalo ng kalaban, score mo po. Outside, okay, sir. Kung outside yung tira ng kalaban. Okay. Pag di na ibalik, in short, ay pag nagka-port. Nagdukulin. Okay. Kapag nagka-port, ang kalaban mo, score mo. Okay? So, pero ang pinaka-objective ng laro is ma-hit mo yung bola pabalik sa net at mag-bounce sa opponent's half of the table. Kailangan mapabalik mo yung bola, ma-over mo sa net, at mapabounce mo doon sa table niya. Okay? Kasi kapag naibalik mo nga yung bola sa kalaban, pero outside sa table niya, so outside yon, fault yon, score niya. Kailangan mo ibalik mo ng maayos sa table niya, mag-bounce doon sa kanyang half table niya. Okay? So, ayan. Yun yung objective ng laro. May balik yung bola ng maayos. Okay? Then, equipment. Ano yung mga equipment na kailangan sa paglalaro ng table tennis? Racket and bola. Bola. Net. Okay. Racket, table. Bola, table. Net, table. Yun yung mga pangunahing equipment sa paglalaro ng table tennis. Yung bola, yung racket or paddle, yung net, tsaka yung table. Siyempre, table nga, kaya nga table tennis. Una natin i-discuss yung table. Yan yung pinaka-table, yung dimension ng table tennis. It's constructed of 3/4 inch. Yung kapal ng table is 3/4 inch or 1.9 centimeter thick yung kapal. Okay, so then yung haba naman niya, yung length. Okay, so 9 feet yung pinakahaba niya or 2.74 meters. Tapos yung kanya namang wide, yung kanyang lapad is 5 feet or 1.52 meters yung width. Okay? Yung taas sa kisame, yung baba, huwag natin i-discuss yan. So alam niyo naman yan. Okay, so ayan, dapat ay yan, okay naman siguro yan. Then, net. Siyempre, yung net. Kung mapasin nyo, yung net niya, yung parang sa lawn tennis talaga. So, ang net niya ay dapat nakasayad sa table. Okay? So, ayan, dapat yun niya, halos dumikit na. Then, yung texture niya is light, then stretch. Stretch, hindi pwede yung nakalundo. Dapat ay hilang-hilayang yung net. Parang sa volleyball, di ba? Pero lulundo at lulundo pa rin niya kahit konti. Okay, so yung taas ng net from the table is 6 to 6 and 3/4 inches. Yung taas. Okay, so ayan. So okay na sa net. Then yung racket or paddle. Okay, so ayan. Kung tayo ay nasa classroom, so pwede kong ipairam sa inyo yung raketa natin. So racket or paddle, so a wooden rubber based
racket. So, kagawa sa kahoy ang raketa ng table tennis na meron siyang rubber. Okay? So, na dapat ay mandated na nasa rules para payagang palaruin sa tournament. Then, the striking surface, yung harapan niya ay merong covered ng meron kasi maraming klase kasi yan eh. Merong pinfold, merong yung rubbers niya ay merong makinis, meron silang mga nilalagay dyan. Kaya kadalas ang kulay niyan ay black, red, pero merong blue, di ba? Okay. So, ayan, maraming iba't ibang klaseng raketa. Then, ping pong ball or yung tinatawag na table tennis ball. Okay, so it is small. Siyempre, maliit lang siya. Celluloid, spherical, bilog. White, kadalas ang kulay niyan is itong white. O kaya naman is itong parang yellow na brown. Okay, so, pero marami, may iba't ibang kulay niyan. Ha? So, 40 mm or millimeter in diameter. Okay, so 40 mm yung sukat. Then, napakagang lang yan. 2.5 grams lang. So, kayang-kayang tangay ng hangin. Kaya nga indoor yan. So, hindi pwedeng laruin yan sa labas. Kasi nga, ay pwedeng maka-apekto yung hangin. Kaya nga indoor sport. So, pwedeng hanginin kasi yung ano, bola ng table tennis. Okay? Ayan, it's a fragile. So, medyo malutong nga daw siya, pero matigas. And, basta, di ba sabasa masisira pag, unless maatapakan nyo. So, dapat ay ITTF approved. Okay, so dagdag ko lang sa laro, ang bola ng table tennis, hindi dapat kakulay ng damit ng player. Halimbawa, nakaputi yung player, tapos kulay white yung bola. Sa tournament, pinagpapalit ang damit yon. Dapat ay hindi kakulay ng damit ang bola. Kasi once na tumapat yung bola sa katawan or sa damit ng player, so blind spot na yon para sa kalaban, hindi makikita. Kaya pinagpapalit ng umpire yun. Okay? Ayan. So yan na lang muna. Hanggang ano lang muna tayo, hanggang equipment. So next week natin pag-aaralan yung rules ng game, yung basic skills, pati na rin yung ilan sa mga training na pwede nyong gawin para sa larong table tennis. Hanggang dyan na lang muna tayo, baka na matapos natin agad. Okay, para naman sa learning task number 3, ang gagawin nyo naman doon ay multiple choice about dito sa history ng table tennis. Okay, so bukas na kayo magsagot ha, kasi bukas na ako po-post. Kung nagpo-post kasi ako ng activity is Wednesday, every Wednesday 3 p.m. para sabay-sabay kayong magsasagot ng tatlong section ng kayong mangga, avocado at chico para sabay-sabay kayong magsasagot, hindi yung may mauna. Okay? So, may tanong pa ba? Wala na po. Sa mga learning class. Wala na po. Okay, so kung wala na, so abangan nyo na lang sa Wednesday yung learning task na sa Google Classroom. Okay, oh, sige, pwede na kayo mag-leave. Thank you po. Thank you po. Bye, sir. Thank you po. Ah, sige. Bye. Thank you po.